Ito po ang gawa ko sa aking cage, no. Makikita po natin the tatlong gates na basic sin with 1 1 2 3. Ayan. Magdidikit-dikit po sila magsama-sama kaya magiging ganito ko kakapal, kaya matibay po siya, no? Tapos papatungan ko pa ito para maging 1 1/2 by 1 siya, kakapal yung bandang flooring niya dito para mas matibay, kasi giant rabbit eh. So kasi giant rabbit ang ilalagay, kailangan matibay yung flooring niya, no? So ito 1 1 inch by 1 siya. So para maging 1 1/2 by 1 inch, papatong ako ng isang yan, ito halimbawa yan, ayan, no? Papatong ko siya yan. So magiging 1 1/2 by 1 na siya, nakikita niya po, magiging 1 1/2 by 1 na siya. Sa ganyang paraan, hindi lulusot yung kits, hindi lulusot yung paa ng giant rabbit, at titibay pa siya, no? Titibay yung flooring niya. At bukod dyan, napansin nyo, naging 1 1/2 by 1 siya. Ito 1 inch 1 1/2 yan. Ito dati nung hindi pinatungan, 1 by 1 siya, no? So ang ganda nito, 1 1/2 by 1, yung tain ng rabbit nalalaglag dito. Unlike kung 1 1/2 by 1 1/2, minsan nag-i-stack up ang tae, no? Pero dito nalalaglag ng gusto. So karamihan ng mga American or British cages, no, nagawa, meron silang ganito 1 1/2 by 1. Ewan ko lang sa Pilipinas kung meron na, no? Pero sana magkaroon sa Pilipinas kasi mas mausay ang 1 1/2 by 1, no? So ganyan po katatag ang gawa ko rabbit. Next time kikiluhin natin kung gaano kabigat ang ginawa kong cage, kasi patong-patong ang mga ginagamit kong galvanized wire, kaya bibigat talaga siya at titibay siya. Imagine mo ito, oh, ito didikit ko dito, magiging dalawa na yan, no? Dalawang 16 gates a mesh wire, a galvanized wire, oh. Di ba kakapal siya, oh. So ito po, itunutuloy ko na po ang paggawa ng aking rabbit cage, no? So makita nito sa bandang kaliwa 1 by 1 siya, pero magpapatong ako ng isang 1 by 1 para makakapag-convert ako ng 1, ayan, oh. 1 1/2 by 1 inch. 1 is dito, 1 1/2 dyan. So hindi nag-i-stack ang taki dyan, tsaka shift ang mga kits, hindi lalabas. Sa 1 by 1 kasi lalabas ang kits. So ang dami ko sugat, gas-gas, ayan, oh. Ayan. So magiging walang kwenta yung pagkakagalas ko, yung hapdi ng sugat, no? Kung gagawa lang ako ng mahinang klaseng cages. Yung mga gawa kong cages kasi breeder ako, gusto ko pang mata. So kasi breeder ako, pang matagalan na gamit, kasi sayang lang ang pagod ko, no? Yung magagasgasan ka, masusugatan ka, kung mahinang klase lang. At pang matagalan na gamit, no? Kahit na magkapo na yung mga rabbit, gagamitin ko sila. Kasunayan, hindi na ako nagbebenta ng aking mga cages, no? Gagamitin ko na lamang. So makikita nyo yung kapal niya sa ilalim, yan. Pinagpatong-patong yan, apat na wire, no? Para matibay sa ilalim. Ang importante kasi sa kids, dapat ang ilalim niya may matibay. Kagaya ito, yan. Kaya na 2 to 3 years, hindi masisira ito. So, hindi ako nagbebenta talaga ng cages. No, minsan, pinipilit ako ng ibang kasama natin mag-rabbit, no? Nabenta sila, pero hanggang maaari ayoko, kasi gagamitin ko ang mga cages na gamit ko. So gumagamit ako ng C-clips, no? Yung mga C-clips at saka C-clips lyre, long nose. So hindi ko alam ito, balok to siya. Ayan. Babawose kasi ito. Hindi, may mga bagay kasi hindi maabot ng diretsong long nose lyre sa balok to na long nose lyre. Mamaya pakita ko yung gawa na buo. Ito na ang aking gawang cages, no? Dati ganito ang design ko, eh, no? 4 inches ito. Ang problema, yung mga dating kong gawa, ganito yan. Ayan, dinugtong ako dito. Kaya, minsan nasusugat ang kamay mo pag kukunin mo yung mga hindi naubos na pagkain ng rabbit, no? Kaya minodify ko siya ngayon. Ginawa ko, dito ko banda binaluktot, no? Pero mas meron akong pinagandang cages, yung nandito, ayan, ito. Ganito lang gagawin kong cages. Kasi, yung pagitan nito mula dito,
okay, ay 10 inches, no? Kaya hindi ka na mahihirapan kumuha, no? Hindi ka masusugatan, no? Magagalusan pag nilagay mo yung pagkain na rabbit o yung grass dito, no? Yung orifol, dahon, no? Mulberry, madre de agua, mga forages, and yung mga super pachungo, no? Madre de agua ito. So pag nilagay mo dito, hindi masusugatan yung kamay. Pag hindi niya naubos, kunin mo yung mga hindi naubos, no? Hindi masusugatan. And then pang giant breed po ito, no? So malaki siya, no? 48 inches yan, no? O 4 feet tapos 2 feet ang hati niya. Yan, pang malaki. Tapos pinatibay ko ang ilalim niyan, kaya yan, no? Sinapihan ko yan para magiging doble ang alambre. Nakita niyo yung kapal niya, no? Tatlong alambring nagkadikit-dikit yan. Pati sa ilalim, ganyan din yan. Tapos 1.5 by 1 inch, no? Para hindi malaglag yung kits pag umanak ang ating rabbit, no? Maiwasan na, kasi pag 1 ganito, malalaglag, no? Bukod dyan, yung pag 1.5 by 1 siya, ang tayo ng rabbit ay madaling malaglag, hindi nag-i-stuck, no? Kasi minsan pagka hindi 1.5 by 1.5 lang, minsan nag-i-stack up. Okay, so makikita nyo, ayan, oh, doble-doble yung pang-ilalim niya talaga, no? Sa susunod, yan ang kagandahan. So mag-invest tayo sa cages, no? Bukod sa dapat, kung serious tayo sa pagbibreed, dapat safe ang cages. Hindi kung ano-anong cages lang. Kaya ako hindi ako nagpapagawa ng cages. Ako mismo yung ginagawa para ma-design ko kung gaano ko gusto kalaki ang gagawin kong cage, at magagawa ko pang maging matibay ang gagawin na cages, no? Ganyan dapat. Okay, ito ang single cages. Usually isang ginagamit ang single cage. Ang single cage ay ginagamit ko sa rabbit na masungit, no? Mayroon kasi mga rabbit na mabagsik sila, minsan nangangalmot, nangagat. So pagka may katabing rabbit siya dito, oh, mabagsik siya, talagang haawayin niya, oh, minsan makakagat niya, no? Kaya gumagamit ako ng single cage para sa masungit o mabagsik na rabbit, no? At ang kagandahan ng single cage, maaring magaan siya, no? Pag ilipat-lipat mo siya, lilinis mo yung cage, madali lang mabuhat, no? Pero ito dahil gate 16 natin yung kilo niya, yan, no? Ang kilo niya ay 3 kilos ang single cage na ito. Okay, tignan naman natin yung dual cage. Ito naman ang ating dual cage. Ayan, maabot siya ng 7 kilos. Ayan, oh. Op. 7 kilos ang ating dual cage. Op. Zero siya, di ba? Zero. Lagyan natin yung dual cage. Ayan, maabot siya ng 7 kilos. Kaya mabigat ang dual cage. Kung lilinisin mo, tapos may laman pa rabbit yan. O mag-aasa kilos, mahirapan nga kung mag-isa ka lang. Ang, yan ang disadvantage ng dual cage. Pero kung ganda sa dual cage, pag naglagay ka ng pagkain, pag makikita nila kung magana kumain yung nandito, kanan, magkikipag-agawan yung nasa kaliwang rabbit. O gagana silang kumain. Kasi baka maubusan sila ng grass, eh, no? O mag-aagawan sila. So yan po yung design natin, no? Maluwang siya. Kahit mga 2 kilong grass, kahit isang kasyang kasya dyan. Tapos pinatibay ko pa yung pang-ibaba, o dinodoble yan ko. Kaya hindi basta mayuyupi ang kids na ito. Oh. Yung mga ka-rabbit. Mag-invest po tayo sa rabbit. Okay, yes. No? Hindi po kasi basta-basta ang pag-aalaga ng rabbit. Talagang pinaggagastos din.